sirain at sambahin ang Panginoong butihin. Ikalay mga alitin sa pinahandok niya sa atin. Tayo'y magbingay galang sa Diyos na sa atin may lalang. Tanay ina ko niya tinirang kawang iniingatan ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ikalay mga alitin sa pinahandog niya sa atin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain iyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin po muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong si Santa Rosa ay mag-alab sa iyong pag-ibig. Ano pat nilisan niya ang tanang bagay sa daigdig upang tanging para sa iyo makapamuhay ng may matinding pagtitiis na bukal sa kalooban. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, kami nawang tumatahak sa iyong landasin ay makalasap ng tamis ng pag-ibig sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa Aklat ng Mga Hukom. Noong panahong iyon, ang mga taga Sikiyem at Bet-Milo ay sama-samang nagpunta sa may sagradong puno ng ensina sa Sikiyem at itinalagang hari si Abimelech. Nang mabalitaan ito ni Jotham, tumayo siya sa itaas ng bundok ng Gerizim at humiyaw, "Mga taga Sikiyem, makinig kayo sa akin at makikinig sa inyo ang Diyos." Noong unang panahon, nag-usap-usap ang mga punong kahoy upang pumili ng hari. Sinabi nila sa olibo, "Ikaw ang maghari sa amin." Sumagot ang olibo, "Kakailanganin kong itapon ang aking lagis na gamit sa pagpaparangal sa mga Diyos at sa mga tao kung ako ang mamamahala sa inyo." Sinabi nila sa igos, "Ikaw na ang maghari sa amin." Ngunit sumagot ang igos, "Kakailanganin kong iwan ang masasarap kong bunga kung pamamahalaan ko kayo." Kaya sinabi nila sa ubas, "Ikaw na ang maghari sa amin." Sumagot ang ubas, "Sa akin manggagaling ang alak na pampasaya sa mga Diyos at sa mga tao. Kakailanganin kong iwan niyaon kung ako ang maghahari sa inyo."
Kaya sinabi nila sa dawag, "Ikaw na nga ang maghari sa amin." Ang sagot ng dawag, "Kung talagang ibig ninyo akong maging hari, sumilong kayo sa akin. Kung ayaw ninyong sumilong, magpapalabas ako ng apoy upang sunugin ang mga sedro ng Libano." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Poon, ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Nagagalak ang hari, o Poon, dahilan sa lakas mong bigay. Siya'y nagagalak sa kanyang tagumpay. Binigyan mo siya ng lahat ng kanyang kailangan at iyong dininig kanyang kahilingan. Poon, ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Dinalaw mo siya na ang iyong taglay ay igintong korona. Iyong pinagpalat, pinutungan siya. Hiling niya'y buhay at iyon ang iyong ipinagkaloob. Buhay na mahabat, walang pagkatapos. Poon, ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. At naging dakila, pinakadakila mo ng iyong tulungan. Naging bantog siya't makapangyarihan. Iyong pinagpala ng pagpapala mong walang katapusan, nagagalak siya sa iyong patnubay. Poon, ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Buhay ang salita ng Diyos, kanap nitong natatalos, tanang ating nilolob. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na isang denaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kaniyang ubasan. Lumabas siyang muli ng mag-iikasiyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, "Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-iikalabindalawa ng tanghali at ng mag-iikatlo ng hapon at gayon din ang ginawa. Nang mag-iikalima na ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng mga ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho." Sagot nila, at sabi niya, "Kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan." Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan, magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho."
ang mga nagsimula ng mag-iikalima ng hapon ay tumanggap ng tig-iisang denaryo. At nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa ay tumanggap din ng isang denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, isang oras lang pong gumawa ang mga huling dumating. Samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis ng nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin? At sinabi niya sa isa sa kanila, kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa isang denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karampatang o karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuhuli ay mauuna, at ang nauuna ay mahuhuli. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ginugunita po natin ngayon si St. Rose of Lima, Secondary Patroness of the Philippines. Third Order Dominican siya sa Lima, Peru. At kilala sa pamumuhay na nakalaan sa pagkakaloob ng sarili, sa pagkalinga sa mga dukha sa kanilang lugar. Hindi matatawarang generosity. Paano nga ba maging tunay na mapagbigay sa gitna ng napakaraming mahihirap? Saan ka man sumuling ay ito ang iyong makikita. Kung nakikita mo nga sila, dukha ka rin naman at hindi mo kayang ugatin at sagutin lahat ang pinagmumulan ng kanilang kahirapan. Well, magandang simulain yun, ano? Yung pag-uugat sa pinagmumulan ng kahirapan. Pero pansamantala, iyan mo ng isang kaharap mo. Ang pagiging mapagbigay ay pagiging mapagbigay. Walang mas mapagbigay o pinaka mapagbigay. Ang mahalaga ay maging mapagbigay. Dahil ang Diyos na nalulugod sa pagbibigay ay nagkakaloob sa ating lahat. Lagi ka mang matapat o may mahinang pananalig o mapagduda kung hindi man tuluyan ng nawalan ng pananampalataya. Para sa iyo at sa akin, sa ating lahat, ang generosity ng Diyos. Walang sinisino, walang pinipili. Maganda ang pagkakasabi nito sa English eh. God does not deal with us according to our merits, giving us only what we deserve. Divine mercy is freely given to those who have no claim on it. Ang ganitong klaseng generosity nawa ang ma-develop sa ating kalooban. Maaga ka mang natutong naging mapagbigay o huli na. Ang importante ay natuto ka. Yun nga lang, ang kaibahan ninyong dalawa ay malaon na niya itong ine-enjoy. Ikaw ay ngayon pa lang. So, oo nga at pareho kayong tatanggap ng generosity ng Diyos.
Pero kung inayos mo na pala ang buhay mo noong 18 ka, maayos na ang buhay mo simula pa noong 18 ka. Samantalang kung ngayon mo lang inaayos ang buhay mong 80 ka na, ay di napakarami mo rin palang sinayang na panahon. Bakit magpapatumpik-tumpik pa kung maaari namang magsimula ngayon habang maaga? 31 na si San Agustin nang magpasyang sumunod sa mahal na poong Jesus Nazareno. Bata-bata pa naman, pero pakaramdam niya ay naghintay siya ng napakatagal palarit para dito. Ang sabi po niya, "Late have I loved you, beauty ever ancient, ever new. Late have I loved you." Ilang taon na po kayo ngayon? Ano man ang edad ninyo, nasa tamang oras at lugar po kayo, di yan man sa kabilang bahagi ng mundo o dito sa Quiapo ngayon. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ang pamamaraan ng Diyos ay hindi tulad ng sa atin, dahil ang kanyang katarungan at kagandahang loob ay higit pa sa ating turing at sukat. Lumapit tayo sa kanya habang nananalig na pakikinggan niya tayo at hindi bibiguin. Sa bawat paglapit, ang atin pong itutugon, "Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob." Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga misyonero at tagapagpahayag naway maipalaganap ang ebanghelyo ng Panginoon ng may katapangan at pagtatyaga. Manalangin tayo. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Tayo naway makapaglingkod sa Panginoon at sa isa't isa nang walang hinihintay na merito at gantimpala at salip gawin lamang ito na may kabutihan mula sa ating mga puso. Manalangin tayo. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ang mga walang trabaho naway dagling makatagpo nang kanilang hanap buhay. Manalangin tayo. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ang mga may sakit at mga nagdurusa naway masiyahan sa kalinga at unawa ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ang mga nagtiyagang mamuhay ng mabuti sa mundong ito at namayapa na naway makatanggap ng gantimpala sa makalangit na kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Panginoon naming Diyos, turuan mo kaming mapagpakumbabang maglingkod sa iyo sa abot ng aming makakaya. Nang walang hinihinging kapalit, naniniwala kami na nasa piling ka namin at binibigyan mo kami ng mabubuting bagay dahil sa iyong anak na si Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Sa'yo, Ama.
pala sumasamo ang iyong bayan, tanggapit iyong basbasan ng sa amin maging tunay na katawa at dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagpapahayag namin sa iyong kadakilaan, ngayong ginugunita namin ang dalagang si Santa Rosa, ang kalugod-lugod niyang kagitingan sa pamumuhay ay magpagindapat nawang kalugdan mo ang aming mga alay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayoy, ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng kanilang sarili sa anak mong si Hesukristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa amin ibinigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ng lahat. Ito ang pinanggalingang amin ngayong nililingon. Dito mo rinais kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsilohod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispot ng tanang mga obispot kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga mahal namin sa buhay na nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, ni San Juan Bautista at Santa Rosa de Lima, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Itinuring po tayo ni Jesus na hindi na iba sa Kanya. Kaya po may lakas ng loob tayong tawagin ang Kanyang Ama na atin ding Ama. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa lang. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilot po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa sarili ay mabubuhay sa Diyos. Siya'y larawan ni Kristo ang ating mabuting pastol. Kanyang iniaalay ang sarili niyang buhay sa lugod at kabutihan ng minamahal niyang kapwa. Sa paglapit ng panganib, tumatakas ang upahan. Ngunit ang tunay na pastol, mananatili hanggang kamatayan. At siya'y mahal din ng buting Diyos na Ama, sapagkat handa siyang mamatay ng kawan ay maligtas. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin ngayon sa banal na pakikinabang, matulungan nawa kami ng ulirang katapatan ni Santa Rosa upang tanging ikaw ang aming mahalin habang inaako namin ang malasakit ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo at pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan, idinadalangin at pinagsusumikapan sa araw-araw, pati na ang daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na po natin ang banal na misa. Humayo kayong taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng poong Jesus
Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.